Hi guys, jongcuenco po muli. Meron po akong vlog today, and for today's vlog, papunta po ako sa LTO office. Before I start with the vlog, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe po kayo and click on the notification bell para alam niyo naman po na meron akong bagong video na ilalabas. Alright, let's get to it. Ang gagawin natin sa LTO today, alam niyo naman po na nakapag-downgrade ako ng sasakyan for practical reasons dahil kailangan po ngayon medyo dapat liquid tayo sa ating finances, kaya binitawan ko muna yung isang sasakyan at bumili ako ng mas mura para meron akong konting pera sa bangko. So ngayon, kailangan ipa-transfer ko yung papeles nung nabili kong sasakyan sa pangalan ko. Bakit kailangan gawin yun? Kasi importante po na nakapangalan na sa inyo yung sasakyan para may peace of mind kayo, at saka dahil dadaanan niyo po yung proseso ng pagpa-transfer, malalaman niyo kung may problema din yung sasakyan o wala. So, ano-ano na ba yung nagawa ko? Nagawa ko na po yung sa Highway Patrol Group. Nakuha ko na po yung aking clearance. So, dadaling ko na ngayon sa LTO office. Ngayon, makikita niyo naman po sa CR. Ayan po, nandyan. Sa CR, dun sa ibabaw, makikita niyo kung saan yung mother unit nung sasakyan. In my case, nasa Marikina. So, sa Marikina ako pupunta. So, abangan niyo po yung intro. Okay guys, update. I just arrived at the LTO District Office of Marikina. Unang encounter, may encounter mo dito is the parking situation. Although may parking space, medyo pipila ka lang dahil may marami na nauna, medyo late na rin kasi. So, wait muna tayo ng parking, then we'll go inside and see what happens from there. Update ko kayo ulit. Thanks! Ayan, nandito na tayo sa loob. Dito sa mga nagbabala, especially dun sa renewal ng sasakyan. Renewal ng, hindi ako malakasan yung boses ko na iyakit. Merong online appointment system ang LTO. Make sure na magpa-appointment mo na kayo bago kayo pumunta. Ngayon, kung gusto niyo mag-walk-in, you have to come in very early kasi first 30 walk-in lang ang ina-accept. Otherwise, kailangan may appointment dapat. Pero since transfer yung pen, inalaw tayo. So, kung renewal lang ng car registration ang may appointment. Take note. Ito po ang mga papeles na dapat dala-dala ninyo. Yung Original Official Receipt or OR, Original Certificate of Registration or CR, Notarized Deed of Sale, HPG Clearance, dalawang government-issued ID ng seller and buyer, photocopy lang po, at na may tatlong specimen signatures ng dalawang partido, TPL Insurance, sana po may endorsement ng previous owner. Kung encumbered po ang sasakyan, dapat meron release form from bank or lending institution, assessment form from RD, resibo po from Registry of Deeds, at saka yung release form. Huwag niyo pong kakalimutan din na kailangan ipastensil ang sasakyan at ipapakita sa inspector, pipirmahan po yan, at ilalakip po sa mga papeles. And it's always handy to have photocopies with you. Hi guys! So, ayun na nga po. After ko na-submit lahat ng mga papers at na-inspect na rin po and everything worked out, pinahintay lang po sa akin yung pagbayad. Tinawag ako sa window 8. Sinabi nila kung magkano ang babayaran. Ang binayaran ko is 329 pesos or about 330 pesos. Of course, may konting abot tayo dun sa nag-stencil. Siyempre, medyo nagmian yung mga kamay niya. Tapos, that's it actually. And although medyo natagalan dahil marami sila inaasikaso, dahil that was the day
Monday bago nag-MECQ ng Tuesday, the day after. So, marami silang hinabol na gustong ilabas na mga papers, mga lisensya, kaya nagtagal ng konti. But it's okay, at least a lot of people were serviced. So, kudos po sa mga taga LTO Marikina District Office. Si Sir Boyet, yung nag-assist po sa akin. Of course, yung sa kanilang hepe, marami kong salamat sa mga binigay niyong tulong sa akin. And of course, dun sa mga taong nandun nung araw na yon. Talagang inasikaso niyo po para matapos lahat ng transactions for the day. Dahil nga, next day was MECQ, hindi pa nila alam kung makapapasok o hindi. Kaya ginawa nila lahat na pwedeng gawin para matapos yung mga transactions for that day. Oh, and side note, para dun sa mga naglalakad ng ganyan, usually ko kasi hinihingi ng endorsement yung insurance galing dun sa dating owner. Kung hindi niyo po magagawa yun or hindi niyo na mahagilap, halimbawa yung pagbilan niyo dahil through another party, the best way is to get another TPL, although medyo magastos ng konti, but still, hindi na ho kayo kailangan mahassle na hanapin niyo pa yung seller, yung ganun, tapos pa po endorsement, blah blah blah. Although of course, that's the cheaper alternative. Pero para mapabilis, kagaya ng gusto ko mangyari, bumili na lang ako ng bagong TPL for the vehicle. Kasi kailangan po yun na nasa pangalan nyo na yung TPL. So, hopefully you enjoyed and learned something from my video today. Kung nagustuhan niyo po yun, please click subscribe kung meron kayong comments or gusto niyo pong content na gawin ko sa aking mga vlog. Please let me know also kung may suggestions din po kayo. Of course, I'm very open to your suggestions. Lagay niyo lang po sa comments down below. So that's our vlog for today. Again, this is jongcuenco. I hope you learn something. Paano pagpa-change ownership ng inyong bagong lumang biling sasakyan. Marami kong salamat. See you on my next video. Thank you.